tayo sister sa inyo na Honda Supremo, na ang problema ng Honda Supremo yung kanyang charging. So nagpalitan sila ng battery kasi ang problema raw yung battery, kaya hindi maandar yung Supremo. Isisik natin isa-isa yung problema ng Honda Supremo, bakit nadi-discharge yung kanyang battery. Kaya sila nagpalit ng battery kasi ang problema daw battery, kaya hindi maandar yung kanyang motor, ang Honda Supremo. So ang battery ng una nito, kanyang battery na ginabit yung PSM, yung pangsasakyan, kasi na mayroon siyang speaker, mayroon siyang ampli. So ang ginawa ng unang gumawa, nagpalit sila ng maliit kasi ang problema daw yung kanyang battery, kaya hindi maandar. So pag-check ng wiring sa kanyang charging, kaya tara. Throw your hands up if you with it, drop it. So ito na yung Honda Supremo, dinala sa atin kanina umaga to, kasi ito pinagawa na sa ibang mekaniko, pinagawa na to. So ang problema daw, ang sabi ng unang gumawa, yung battery yung may problema sa kanyang motor, kaya hindi maandar. So nagpalit sila ng battery na stock, yung 5L, kasi yung unang battery nito yung 2SM, yung pangsasakyan, kasi mayroon siyang speaker, mayroon siyang ampli. So pinalitan nila. So okay, gumana yun, inuwi na. Nung pagdating ng hapon, na magamit na siya ng headlight, dun na sa nagloko, ayaw na naman umandar kasi nalubat na yung battery. So ang ginawa ng ano, nang mayari, tinambay na nila, inuwi na sa bahay nila, hanggang dinala sa atin na yung motor. Kaya nang umaga, inatak sa atin para iparepair yung kanyang charging, para ipacheck natin kung ano man taga na yung problema, kasi bumili na sila ng bagong battery. Ngayon, nalubat pa rin yung kanilang battery, bago na binili. So isailin ko muna yung flarings, yung cover nito, saka yung upuan niya. Kabilang side, tanggalin na rin natin yung cover. Nakakabit dito simula tangke, upuan hanggang cover, para malaman natin kung ano ba talaga yung problema. Isa-isahin natin yung i-test yung wiring niya, kung alin ba yung may problema doon. Stator ba o regulator, o yung may wiring lang na naging problema. Ayan, nakalas na natin tangke, kasi problema talaga ng mayari nito yung nalulubat. So hindi makabiyahe na maayos yung kanyang sidecar, yung tricycle niya, kasi yun nga yung problema, yung nalulubat. So tingnan muna natin yung battery niya. So yan guys, ito yung brand ng battery niya, yung Yuasa. Ayan, kung napapansin nyo, hindi ko natatanggalin yung cover na to, kasi yung brand niya ng battery niya, Yuasa, yung stock talaga, yung original niya, yung binili. Ang binili daw nito mga kabuknoy, yung nasa 1250 ba yun, sa ganun. So iniwan lang sa atin to. O isa-isayin natin check yung kanyang electrical. So yan guys, ito na, gumamit tayo ng test light, kasi ito kailangan natin ng test light talaga, para malaman natin kung ano ba yung may problema sa ating electrical. So gumamit tayo ng test light. So kung napapansin nyo, may laman pa naman. Pandarin natin yung makina para malaman natin yung unang i-check natin yung kanyang regulator o ay stator. So check natin sa may stator niya kung mayroon bang, kung buo pa yung stator niya, kung walang problema. Dito natin malalaman sa ating test light kung may problema yung ating stator ng Supremo. Kasi kung wala tayong test light mga kabuknoy, magbubukas tayo ng kanyang magneto sa may bandang gilid, para malaman na natin kung sunog ba siya o hindi. Dito kung mayroon tayong test light, hindi na natin kailangan magbukas dun sa kanyang magneto, kasi gagamit tayo yung test light para malaman na natin kung buo yung kanyang regulator. So tanggalin natin dito sa may bandang nakabalot na wire. So napalit na sila ng fuse box. Ayan, napapansin nyo, napalit na sila ng fuse box, berton na nila. So yan, dito sa may socket na to, dito may tatlo tayo makikita na tatlong bilaw. So dito natin tanggalin yung socket, yung baputang stator. Dito natin titik, unahin muna natin to kung goods ba yung stator. So ito na ang ginawa ng unang gumawa, binalatan nila yung tatlong wire. Hindi ko alam kung anong ginawa dito, bakit binaltan. So siguro may nag-check sila dyan. Ayan, ito na yung fuse. Para dito kasi dati dalawa yung fuse ito. So ngayon napalitin sila ng fuse box yung ano na, yung malapad, yung malapad yung fuse. Dapat fuse bulb lang. So napalitin sila, okay ang goods yan, walang problema yan. So dito sa may papuntang stator, ayan, napapansin nyo tatlong wire na yan, yung dilaw na yan. Ibabody ground natin yung ating test light. Check natin sa body ground. Check natin dyan. So dito naman yung ating test light.
So pag pinander natin yung motor, kailangan walang iilaw dito sa tatlong na to, na tatlong wire. Walang iilaw dito. Pag once na umilaw, ibig sabihin grounded na yung kanyang stator. So pwedeng ito naging problema niya, kaya hindi nagkakarga yung kanyang battery. So check natin isa-isa. Shoutout muna kay Bombay. So ayan, ito yung ano natin partner para siya magsisipa. Pandarin natin para malaman natin kung goods yung stator natin. So pandarin mga bay. Kailangan yung tatlong dilaw na ito mga kabuknoy, walang ilaw dito kahit isa. Para malaman natin goods yung kanyang stator. Okay. So maandar pa siya mga kabuknoy. I-check natin sa ating test light. Papansin nyo. Hawakan mo bay. Yan, ibig sabihin, goods yun. Yan, walang umiilaw. Ibig sabihin, walang problema yung ano. Pero malalaman natin, i-check naman natin yung wire niya tatlo. Kung goods talaga yung stator, dapat pag in-slight natin yung ating body ground, ilalagay natin sa kulay dilaw. Lugtukan ko muna ng wire para makita natin. Yan guys, kung napapansin nyo, naglagay ako ng wire. Yung ating test light dito ko ikakapit sa dito natin i-test light yung ano natin yung ayan dyan natin inipit. Ngayon chichik natin, kailangan iilaw sa tatlo na tong ano, sa dalawa na to na iiwan, kailangan iilaw ating test light. Ayan, ibig sabihin goods. Ayan, ibig sabihin mga kabuknoy, hindi na tayo magbubukas dun sa kanyang stator kasi goods talaga yung stator niya, walang problema. So ayan, i-check naman natin dito sa may regulator, yung tatlong wire na yan. Check natin kung goods pa rin yung palabas galing stator. Ibalik muna natin yung ating socket. So ayan ha, mga kabuknoy. Ibig sabihin, goods yan ha. Goods yung ating stator. Kahit din natin buksan yung magneto niya. So bago tayo magpalit ng battery, para check nyo muna yung wiring dun sa kanyang stator at saka kanyang regulator para hindi maduplikas yung may-ari. So ngayon, ang gagawin natin, tanggalin na natin to. Ayan, mapapansin nyo, tinanggalan natin. Dito mapapansin nyo sa ating regulator socket, mayroon pa rin tayo tatlong wire. Ang gagawin natin, ganun din gagawin natin, isisiksik natin yung ating wire na ano, ito gagawin natin. Diyan natin iipit yung ating clip para sa ating body ground na test light. So dito natin iipit. So ngayon, napa-under natin ulit, kailangan goods pa rin yung ilaw dito sa ginawa natin dito sa may papuntang stator. So ibig sabihin, para malaman na natin kung goods para papunta na sa regulator, dito slide din natin yan. So pandali mga, bye. So yan, mapansin nyo, umilaw na siya. O, umilaw. So ay, ibig sabihin, goods yung wire, walang problema. Kahit wala kayong galawin sa wire, walang problema. I-check naman natin dito yung pa-out papuntang battery. So natin, tanggalin natin yung kulay red dito kung napapansin nyo. Yung itong kulay red na dalawa, tanggalin natin yan, tapos saka natin test light kung mayroon pa out dun sa kanyang papuntang battery. So ayan, kung napapansin nyo, may ilaw papuntang battery. So ngayon, malalaban natin mamaya kung mayroon naman siya papuntang battery pag tinanggal natin yung kulay pula dun sa kanyang socket regulator. So ayan, nakatanggal na yung dalawang wire na yan, yung sa may magkasama na wire, yung kulay red, yung papuntang battery. So ngayon, ang gagawin natin ay yung test light natin, ilalagay natin sa negative sa ating battery. Ayan. So ayan, yung battery niya. Sabihin, goods yung ano natin, test light. So ito na yung tinanggal natin sa papuntang regulator. So ibalik natin yung ating socket sa ating regulator. Saka natin papandarin, saka natin tutusukin ngayon yung mapapansin kayo may pin dito, kaya tutusukin natin yan kung mayroon lalabas papuntang battery. So sige, start. So ayan, wala, may lumalabas. So ibig sabihin, palitan natin ang regulator to kasi may problema sa kanya yung regulator. Goods yung stator niya, goods yung battery kasi bago na, goods, walang problema. Sa wiring niya, walang problema. So tanggalin na natin yung ating regulator na nakakabit dun sa kanyang chassis. Tanggalin natin yan. Check natin kung original pa. Kasi mukhang replacement na rin ito. Yan. Yung regulator niya, hindi na siya original. Nagpalit na rin sila nung
unang gumawa. Ayan. Brana ng brand to. Ang brand niyan. MRTR. Ayan, mga kabukuran, yung brand na pinalit nila. So ngayon papalitan natin 'yan. E-power, ibig sabihin, to i-power mga kabukuran, subok na subok ko na to sa mga Supremo. Sa kahit sa anong motor, try ko na to. Mas maganda to yung charging niya. 'Yun, ito gagamitin natin. So palitan muna natin mga kabukuran yung MTRT mga kabuknoy, palitan na natin yan. So ito na, tanggalin natin, tanggalin mga bay e-power. So ayan, saka salpak mga rito sa ating ano, yan ipapalit natin na ating regulator. So ayan, so ibig sabihin mga kabuknoy, yung battery na 2 cm walang problema yung, kasi yung problema talaga itong regulator. So i-check natin uli, isa-isahin natin. Ayan, tinislide natin yung ano, yung battery natin, goods pa rin. So papandarin natin. So ayan, ayun, so ikabit na natin yung kulay red, saka natin i-voltmeter kung gumagana yung ating battery. So ayan, kabit na natin yung ating bagong regulator. Pandarin mga gumagana yung regulator na rin, kung papansin nyo. So, transparent yung e-power na ating regulator na pinalit. So, try natin. Tingnan natin doon sa ating ano, kung gumanda na yung charging. So yan guys, kinabit na natin regulator kasi wala na tayong gas. At kinabit natin yung tanke para mapa-under natin yung motor. So doon tayo sa loob ng tricycle para malaman natin yung charge ng battery. So yan guys, gagamit tayo ng voltmeter para malaman natin yung karga ng ating battery, kung ilan yung pinapalo sa kanyang battery simula na nagpalit tayo ng regulator. So tara, i-ano natin sa ating ground. So ayan, papansin nyo 0-0 siya. So pandarin natin by, meron tayong 11.4. Sige. Kung papansin nyo, pumapalo siya ng 13.9 13.8. So ibusin na mo nga, kasi kanina walang busin na yan. O yan, goods na yung ginawa natin ha. Bago tayo magpalit ng battery, i-check natin isa-isa yung wiring para naman hindi magastusan yung may-ari. So shout out sa unang gumawa nito. Balik na niya yung ano, yung 2SM na battery para gumana yung kanyang ampli at saka yung kanyang speaker. So problema sa kanyang ano, yung regulator niya, ayaw na mag-charge. So okay na, goods na. Gagawin na kay Tumbay. Yan, gumagana. Yan, patay mo nga. Kung gumagana yung ating push button. Yun o. Gumagana na pati push button, pati na yung bautina niya. Yan o. Kanina walang busina, walang push button, hindi napagabagana. So may mga ganitong problema, yung charging niya, yung kuryente, bakit nagkakarga. Check na lang natin isa-isa yung ating wiring. Simula regulator, stator, check natin para nga man hindi magkasusan na yung mayari. So kung dito lang muna.